Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ng kaibigan ng pinsan ng lolo ko na itago na lang natin sa pangalang Noel. Taong 1975, Ayungon, Negros Oriental. Itong mga panahong ito, nakatira ang pamilya ni Noel sa bulubunduking bahagi ng Ayungon sa Negros Oriental. At ang pangunahing pinagkakakitaan nila ay ang pagtatanim ng kamoting kahoy at pag-uuling. Nang mga panahong yon, medyo magulo ang bayan ng Ayungon dahil sa pananalanta ng mga rebelde. Bagaman may mga kaguluhan at banta ng panganib, ay pinilit pa din ng pamilya ni Noel ang mabuhay ng normal at magpatuloy sa kanilang mga gawain. Dahil kung hindi sila magtatanim at magbebenta ng kanilang mga produkto, ay hindi rin makakakain ang kanyang pamilya. Si Noel ang panganay sa tatlong magkakapatid, kaya siya ang katuwang ng kanyang ama sa lahat ng mga gawain sa bukid. At ang dalawa niyang kapatid na mga babae ay siya namang katuwang ng nanay nila sa mga gawaing bahay. Likas ang kasipagan kay Noel at dahil wala silang mga gamit pangsaka ng mga panahong yon, mano-mano nilang inaararo ang mga gilid ng bundok gamit ang kanilang kalabaw upang mataniman ito ng mga kamote, kamoteng kahoy, mais at mga gulay. At dahil sa sobrang lawak ng kanilang tinataniman, kadalasan ay madaling araw pa lamang nagsisimula na si Noel mag-araro. Mabilis naman niyang natatapos ang pag-aararo at pagkatapos ng kanyang mga gawain ay uuwi na siya. Papaliguan at papakainin niya ang kanilang kalabaw at saka pa lang siya matutulog. Kasi pagsapit ng hapon ay magpupunla naman sila ng tatay niya ng mais at mga gulay sa inararo niyang bukid. Masasabing masayang pamilya ang pamilya ni Noel. Nagkakasundo silang lahat sa mga gawain nila sa bahay at ang kanilang ama naman na si Limuel ay talagang napakabait na tao. Isang araw habang nag-aagahan, napagkwentuhan ng mag-anak ang tungkol sa mga gagawin nila pagsapit ng tag-araw. Kasi kapag tag-araw, ay talagang napakahirap magtanim sa mga matataas na bahagi ng lupa dahil na din sa kakulangan ng tubig. Noel, medyo nahuli yata ang pagtatanim natin ng mais ngayong taon. Mukhang aabutin tayo ng tag-Toyota. Wika ng tatay ni Noel. Oo nga, tay. Tapos ang lakas pa ng hangin ngayon. Nababali na nga yung mga puno ng mais natin eh. Mukhang malulugi yata tayo ngayon, tay, ha? Tugon ni Noel. Ayos lang yan, anak. Tulungan mo na lang ako na mailiko natin yung daloy ng batis dun sa taas ng bundok, papunta sa ating taniman mamayang gabi. Magdala ka ng pala, ha? Wika ng kanyang ama. Sige po, tay. Puntahan na lang kita mamaya pagkatapos ko magpakain ng kalabaw. Tugon ni Noel. Ang hindi alam ni Noel, may isang pangyayari na magaganap na lubusang makakapagpabago ng kanilang pamumuhay. Habang papunta siya sa batis sa tuktok ng burol, ay napadaan siya sa bahaging maraming puno. Ang tanging naririnig niya noong mga oras na yon ay ang tunog ng mga kuliglig at mga kulisap. Ngunit may isang bagay na nakapukaw ng pansin ni Noel. Nahagip ng liwanag ng kanyang sulo ang isang kumpol ng mga pukyutan o honeybee. Napahinto siya at marahang naglakad papalayo dito. Dahil isang maling galaw niya lang at nasagi niya ang bahay nito, siguradong kukuyugin siya ng mga bubuyog. Hindi niya inalis ang tingin niya sa kumpol ng mga bubuyog
dahil namamangha siya sa mga ito. At habang pinagmamasdan niya ang mga bubuyog, ay may napansin siyang tila nagliliwanag sa gitna ng pinakabahay ng mga ito. At dahil sa kanyang kuryosidad, kumuha siya ng mga dahon ng langkawas at mga tuyong kahoy sa paligid upang gumawa ng pausok. Tamang-tama, meron din siyang dalang timba na pwedeng paglagyan ng pulot. Agad niyang pinausukan ang bahay ng mga bubuyog at nagsipulasa naman ang mga ito. Hanggang sa ang matira na lamang ay ang nakabiti nilang imbaka ng pulot at ang sisidlan ng mga itlog nito. Akmang lalapitan na ni Noel ang bahay nang mapansin niya ulit yung maliit na liwanag sa pinakagitna ng bahay pukyutan. Inuna niya itong kunin at isinilid niya ito sa timba at saka sinunod niyang kunin yung iba pang parte ng bahay ng mga bubuyog. Hindi na muna niya tiningnan kung ano yung liwanag na yon. Dali-dali siyang pumunta sa batis dahil tsak na pagagalitan siya ng kanyang ama dahil kanina pa ito naghihintay sa tuktok ng burol. Pagdating niya sa kanyang ama, ay agad siyang tinanong nito. Saan ka ba nang galing, anak? Tagal mo yatang dumating. Natapos ko ng palikuan itong tubig papunta sa bukid eh. Wala ka pa rin. Saan ka ba nagpunta, ha? Takang tanong ng kanyang ama. Ay, pasensya na ho kayo, tay. Pinuhag ko po kasi yung bahay pukyutan dun sa may kahuyan eh. Ang laki, tay. Siguradong maraming lamang pulot. Mabebenta natin yun sa bayan. Nakangiting tugon ni Noel sa ama habang ipinapakita ang hawak na timba na punong-puno ng bahay pukyutan. Aba, oo nga anak, ang dami nga niyan. O siya, umuwi na tayo ng makatas mo na yan at mailaga sa sisidlan. Bukas na bukas din ay dadalhin natin yan sa bayan para maibenta. Wika ng ama at agad na nilang binaybay ang daan papauwi. Pagdating nila sa bahay nila, ay agad ding kinatas ni Noel ang dalawang bahay pukyutan. Hindi na tumulong ang tatay niya dahil napagod ito sa pagbubungkal ng mabatong bahagi ng batis. At ang nanay at mga kapatid naman niya ay napagod din sa maghapong paglalaba at pag-aasikaso sa bahay nila. Habang pinipiga niya ang mga bahay pukyutan na nakuha niya, ay naalala niya yung bagay na nagliliwanag kanina. Dali-dali niya itong hinanap mula sa pinagkatasan ng pulot. Pero hindi niya makita. At nang tingnan niya ang timbang naglalaman ng pulot, ay nakita niya ang isang malaholin na kulay dilaw na nasa pinakailalim ng timba. Sinubukan niya itong kunin gamit ang kanyang kamay. Pero laking pagtataka niya dahil tila umiiwas ito sa kamay niya. At sa tuwing dadakmain niya ito, ay lumilipat ito ng pwesto. Kaya naisip niyang isalin ang pulot sa mga sisidlan hanggang sa kokonti na lamang ang matira sa timba. Kumuha siya ng kutsara at sinalok ang maliit na dilaw na bato. At dahil nga may sumamang pulot, isinubo na muna niya ito upang linisin ang pulot na nakabalot sa bato. Ngunit, nang iluluwa na niya ito upang tingnan, ay bigla niya itong nalunok. Sabay sigaw ng Darna. Biro lang. Pinilit niyang iluwa pero tila kumakapit ang bato sa kanyang lalamunan at unti-unting bumababa papunta sa kanyang sikmura. Hanggang sa tuluyan na niya nga itong nalunok. Pinakiramdaman niya ang kanyang sarili pero wala namang nagbago. Kaya pinabayaan na lamang niya ito. Hindi na rin niya sinabi sa mga magulang niya ang mga nangyari. Kinabukasan ng madaling araw,
Papunta siya sa taniman nila ng kamoteng kahoy upang mag-ani ng mga kamote na isasabay nila sa ibebenta nilang mga bote ng pulot. Aantok-antok pa itong si Noel habang naglalakad nang bigla siyang sinigawan ng kanyang ama. Noel! Bilisan mo na't magliliwanag na! Tatanghaliin tayo papuntang bayan yan eh! Wika nito, kaya agad namang napatakbo si Noel papaakyat ng burol. Pagdating niya sa tuktok, laking gulat niya dahil ni hindi man lang siya nakaramdam ng pagod o pagkakapos ng hininga. Binaliwala na lamang yun ni Noel, gawa nang naisip niya na baka nasanay na din siguro ang kanyang katawan sa pag-akyat baba ng burol, kaya hindi na siya nakaramdam ng pagod. Pagkatapos niyang magbungkal ng mga kamote, ay agad na siyang umuwi pasan-pasan ang isang sako ng ipinaghalong kamoteng kahoy at mais. Pagdating niya sa bahay nila, agad na niya itong ikinarga sa karo na hihilahin naman ng kalabaw pababa sa bayan. Habang naglalakad sila pababa ng bayan, napansin ang tatay ni Noel na parang napakasigla nito. O anak, parang iba yata ang sigla mo ngayon ha? Bati ng tatay niya. Siyempre tay, marami tayong ibebenta sa bayan eh. Makakabili na naman tayo ng masarap na ulam. Tugon ito. Pagdating nila Noel sa bayan, ay kaagad na nilang ibinaba ang kanilang mga paninda. At habang ibinababa nila ito, ay may isang ale na lumapit sa kanila. To? Ibinibenta ba yung kamote at mais mo? Tanong nito. Oho nay, magkano po bang bibilihin ninyo? Tanong ni Noel. Magkano ba ang lahat ng yan? Kukunin ko na lahat. Tugon ng babae na labis namang ikinatuwa ni na Noel. Nung akmang aalis na sana ito, napansin niya ang ibinababang mga bote ni Noel. Eh iho, ano naman yung mga nasa bote? Muling tanong ng matanda. Ah, ito ho ba? Mga pulot po ito, ilalako ko po. Tugon ni Noel. Aba, eh napakasipag mong bata ano. Siguro eh pinagmamalaki ka ng mga magulang mo. Muling sabi ng matanda. Habang nag-uusap sila ng matandang babae, ay nagpaalam naman ang tatay ni Noel na itatali niya muna sa damuhan ang kanilang kalabaw. At nang umalis na ang tatay ni Noel, laking gulat niya nang biglang magsalita ang matanda ng ang mutya ng kukyutan. Alam ko na nakuha mo na ito, iho. Nanlaki ang mga mata ni Noel sa sinabi ng matanda. Mutya? Saan po, Lola? Hindi ko po alam ang sinasabi ninyo. Pasensya na ho kayo. Tugon ito sa matanda. Kagabi, nakita kitang nakuha mo ito sa bahay ng mga bubuyog. Iho, pakaingatan mo ang mutyang yan. Kaloob ng kalikasan sa'yo yan. Dahil sa iyong kabutihan. Wika ng matanda na ipinagtataka naman ni Noel. Kasi hindi naman niya kilala itong matandang babae at doon niya lang din ito nakita. Kaya papano nito nalaman na may nakuhang ang bato si Noel sa mga pukyutan? Lola, sabihin niyo po, paano niyo pong nalaman na may nakuha kong bato kagabi? Takang tanong ni Noel sa matanda. Kagaya ng sinabi ko, pinagmamasdan kita kagabi habang kinukuha mo ang mutya. At natutuwa ako dahil agad naman itong sumama sa'yo.
At dahil nasa katawan mo na ito, iho, magkakaroon ka ng kakaibang lakas at liksi ng pangangatawan. Hindi ka din madaling mapapagod kapag nagtatrabaho ka. At higit sa lahat, iho, magiging magaan ang inyong pamumuhay dahil sa mutyang yan. Panatilihin mo lamang ang iyong kababaang loob at kabutihan sa iyong kapwa at mga magulang. Ngunit, may kaisa-isa kong ihahabilin sa iyo. Mag-iingat ka dahil marami ang maghahangad na makuha ang mutyang yan. At pipilitin nila na makuha yan sa iyo. Wika ng matanda. Sakto namang dumating ang kanyang ama. Oh, nak, halika na. Ilakuna natin yung mga pulot mo para makauwi na tayo. Wika ng ama. Sige tay, tara. Tugon ni Noel. At nang lingunin niya ang matandang babae upang magpaalam sana, laking gulat niya dahil wala na yon sa likuran niya. Tay, hindi mo ba napansin yung matanda? Tanong ni Noel sa kanyang ama. Matanda? Anak, wala namang ibang tao dito kundi ikaw lang. Halika na, para makauwi na agad tayo. At matapos nilang maglako, kaagad na din silang umuwi. Habang nasa daan ay pinag-iisipan ni Noel ang sinabi ng matandang babae sa kanya. Napansin naman ng kanyang ama na tahimik si Noel, kaya agad niyang tinanong ang binata kung ano ang iniisip nito. Anak, parang ang tahimik mo yata. May iniisip ka ba? Po, wala naman po tay. Napagod lang siguro ako sa paglalako kanina. Sagot naman ito sa ama. Tumangulang ang ama bilang tugon sa sinabi ng kanyang anak. Pagdating nila sa bahay, agad na din silang kumain at pagkatapos kumain, nagpahinga lang ng konti si Noel at agad din itong nagtungo sa gubat upang manguha ng mga kahoy na panggatong. Habang nasa kakahuyan, hindi niya maiwasang tingnan ang pinagkuhanan niya ng pukyutan. At pumabalik sa kanya ang mga sinabi ng matandang babae. Nang walang ano-ano, ay may isang nilalang ang sumakal sa kanya. At nang tingnan niya ito, isa itong napakalaking tao na mahaba ang mga tenga. At ang kulay ng mga mata nito ay asul. May suot din itong korona na gawa sa mga sanga ng kahoy. Ikaw bang sinabing karapat dapat? Ni hindi ka nga makawala sa pagkakasakal ko sa'yo? Pwe! Galit na wika ng nilalang. Bagaman sakal-sakal siya ng nilalang, ay nagawa niya pa ding bunutin ang itak na nasa bewang niya at tinaga ang nilalang na nakasakal sa kanya. At dahil dito, binitawan siya ng nilalang. Kitang-kita niya ang paghilom ng sugat sa dibdib ng nilalang. At dahil dito ay napaatras siya at akmang susugurin siya ng nilalang, ay bigla siyang nagsalita. Sandali lang! Sino ka ba't ba't mo ako sinasalakay? Tanong ni Noel. At itinuro siya ng nilalang at nagwika ito nang. Ang mutyang nilunok mo. Hindi ka karapat dapat dito. Kaya ibalik mo yan sa akin dahil ako nagmamay-ari nito. Wika ng nilalang at agad na sinalakay si Noel. Panay naman ang pag-ilag ni Noel sa mga suntok nito. Bagay na ipinagtataka ng binata dahil napakabilis na niyang kumilos. At nang makalapit sa kanya ang nilalang, agad siyang binigyan ito ng isang malakas na suntok sa dibdib.
Laking gulat niya dahil kusang gumalaw ang kamay niya at sinalag ang suntok ng nilalang. Napatingin sa kanya ang nilalang at nagulat nang ihagis ni Noel ang kanyang kamay. Napakalakas ni Noel noong mga oras na yon. Ang pakiramdam niya, kayang-kaya niyang talunin ang nilalang, kaya binitiwan niya ang kanyang itak at nagwika sa nilalang nang, "Kung gusto mong makuha ang mutsa, kailangan mo muna akong patumbahin." Agad siyang sinugod ng nilalang. Pero ang bawat suntok ng nilalang ay sinasalo niya lang. At nang makahanap ng tiyempo ay inundayan niya ito ng suntok sa panga. Dahilan para mapabagsak ito sa lupa. At nang akmang susugod siya sa nilalang, ay narinig niya ang tinig ng isang babae. "Tama na yan, Aldo. Tumayo ka at humingi ng tawad sa kanya." Wika ng babae na agad namang tinugo ng nilalang. "Patawad, Noel. Sinusubukan ko lamang kung ikaw nga ang nararapat na magmay-ari ng mata ng bulalakaw. At napatunayan mo ang iyong sarili, kaya binabati kita." Wika nito at agad namang lumapit sa kanila ang babae at nagsalita. "Noel, ang nilalang na yan ay si Aldo. Siya ang tagapagbantay ng mutsang hawak mo. Kaya gano'n na lamang ang kanyang pag-aalala na baka mapasakamay ng maling tao ang makapangyarihang mata ng bulalakaw. Ibinaon ko ito sa bahay pukyutan para maging ligtas. At alam ko din na ikaw ang makakakuha nito dahil sa ikaw lang naman ang laging nagagawi sa kakahuyang ito." Wika ng babae. Ngunit, magulo pa din ang isipan ni Noel noong mga panahong yon. Kaya sa halip na ipaliwanag ang lahat, ay dinala siya ng babae sa kung saan nagsimula ang lahat sa pamamagitan ng kanyang isipan. Hinawakan ng babae ang kanyang noo at napapikit si Noel. Pagdilat niya, ay siya na lamang mag-isa ang nakatayo sa loob ng kakahuyan. Inikot niya ang kanyang paningin at nakita niya ang pinagkunan niya ng bahay pukyutan. Ngunit maliit pa lamang ito. Laking pagtataka niya dahil ang alam niya ay nakuha na niya ang bahay na yon. Pero bakit naroroon pa din ito? Akmang lalapitan niya ang bahay pukyutan, ay nakita naman niya ang babaeng papalapit sa kinaroroonan niya, kaya dali-dali niya itong sinalubong. Ngunit nagulat siya dahil tumagos lamang ito sa kanya at lumapit ito sa bahay pukyutan at nagsalita. "Maaari niyo bang itago ang mutsang ito? Hanggang sa dumating ang tamang panahon na mahanap ito ng tamang tao na magmamay-ari sa kanya." Wika nito sa mga bubuyog. At nang tingnan ni Noel ang bahay pukyutan, ay nakita niyang humawi ang mga bubuyog at animoy nagbibigay daan sa kamay ng babae. Iniabot ng babae ang mutsa at tulong-tulong na kinuha ng mga bubuyog ang mutsa at ipinasok ito sa loob ng bahay pukyutan. At bigla namang nagpakita ang malaking nilalang na nakalaban niya kanina. "Aldo, alam ko na nag-aalala ka sa iyong mutsa, pero sinisiguro ko sa iyo na ang makakakuha lang nito ay yung may mabuting kalooban. Kaya ipanatag mo ang iyong sarili." Wika ng babae. "Ngunit Alsayon, alam mo na hindi ako kailanman mapapanatag. Kaya pakiusap, hayaan mo kong manatili sa lugar na ito hanggat hindi ko natitiyak na mapapasakamay ng isang karapat dapat ang mata ng bulalakaw." Tugon naman ang lalaki at muling pumikit si Noel. Pagdilat niya,
ay nakabalik na siya sa kasalukuyan. Ngayon, Noel, alam mo na kung saan ang galing ang mutsa. Itinago namin ito sa mundo ng tao dahil kailangang mapangalagaan ito. Marami ang naghahangad ng kapangyarihan ito sa mundo namin. Kaya pakaingatan mo na huwag mabahira ng kasamaan ang iyong puso. Manatili kang mabuti sa iyong kapwa. Gamitin mo sa tama ang kakayahang ipinagkaloob sa iyo ng mata ng bulalakaw. Ipagtanggol mo ito at ipagtatanggol ka din ito dahil ikaw ang kanyang bagong sisidlan. Hinding-hindi ka nito pababayaan. Wika ni Aldo. At dagdag pa nito, nasasanayin niya si Noel sa paggamit ng kanyang taglay na mutsa. Dahil sa kakailanganin ni Noel na ipagtanggol ang kanyang sarili sa mga panahong dumating ang mga nilalang na naghahangad ng kapangyarihan ng mata ng bulalakaw. Ilang buwan ang lumipas at patuloy lang sa pagsasanay itong si Noel kasama si Aldo. At naging malapit na magkaibigan pa ang dalawa. Madalas isinasama ni Aldo si Noel sa kanilang mundo upang ipakita sa kanya kung gaano ito kaganda. Pero hindi rin sila nagtatagal doon kasi mapanganib para kay Noel ang manatili ng matagal sa mundo nila Aldo. Sa kadahilan ng napakaraming nilalang ang mula sa mundong yon ang naghahangad ng mutsang nasa katawan ni Noel. Patawad, kaibigan. Ngunit hindi pa tayo maaaring magtagal sa aking mundo. Alam mo naman na ang dahilan. Wika ni Aldo sa nanlulumong binata. Isang beses na inaya na siya nitong bumalik sa mundo nila. Ay, ano pa nga bang magagawa ako? Tara na, Aldo. Uwi na tayo. Wika ni Noel. At nagbagong anyo si Aldo sa isang napakakisig na lalaking usa. Konting flashback lang tayo. Ang tagpong ito ay nung unang beses na inuwi ni Noel si Aldo sa kanilang bahay. Nag-iisip si Noel ng paraan kung paano niya itatago ang napakalaking nilalang sa mata ng kanyang mga magulang. At nang walang ano-ano, ay nagbago ito ng anyo sa isang batang usa. At dinahilan na lamang ni Noel na napulot niya ang usa at nais niyang alagaan. Pumayag naman ang mga magulang nito. Kaya matagumpay na nasubaybayan ni Aldo ang pagsasanay ni Noel sa mahabang panahon. Ngayon naman balik tayo sa kasalukuyan. Habang naglalakad ay hindi maiwasang pagtinginan ng tao si Noel at Aldo dahil sa talagang kakaiba ang pagkakaibigan nilang dalawa. At minsan ay nababati sila ng mga tao. Minsan naman ay nababastos. Oh, Noel! Kumusta na? Aba! Ang laki ng alaga mong usa! Pwede na yung gawing tapa eh! Sabi ng isang lalaki na nakaupo sa tindahan. Huminto sa paglalakad si Aldo at tiningnan ito ng masama. Aldo, baka nakakalimutan mo. Nasaan yung usa ka? Kaya maghunos-dili ka dyan. Pagpigil sa kaibigan, na noon ay panay na ang buga ng hangin sa ilong at kaskas ng paa sa lupa. Sadyang napakawalang galang ng taong yan, Well. Hayaan mo na akong bigyan ng leksyon ng taong yan. Pakiusap ni Aldo kay Noel. Sa bagay, matagal na din naman akong naiinis sa tao na yan eh. Pero Aldo, hindi naman niya tayo sinasaktan kaya hayaan mo na. Wika ni Noel habang nakatalikod. At akmang lalakad na sana papalayo nang may tumama sa ulo niyang isang bote. At nagdugo ang ulo ni Noel.
Habang bumabagsak siya ay naririnig niya si Aldo na tinatawag ang pangalan niya at ang mga tao na nagsisigawan. Hulihin niyo na yung usa! Pagmulat ng mga mata ni Noel ay nasa loob na siya ng bahay nila. Ang unang pumasok sa isip niya ay ang kanyang kaibigan. Nay! Tay! Nasaan si Aldo? Agad na tanong ni Noel sa mga magulang. At maya-maya pa ay pumasok si Aldo at lumapit sa kanya. Nak, alam mo bang ipinagtanggol ka ng alaga mong usa kanina? Nakangiting wika ng tatay ni Noel. Ho? Aray! Ang sakit ng ulo ko! Wika ni Noel at naalala niyang may kung sino palang bumato ng bote sa kanya at nawalan siya ng malay. Si Temyo nga may kagagawa nun, anak. Binalak nilang hulihin si Aldo pero nabigo sila dahil sa nanlaban si Aldo at lahat silang nagtangkang hulihin si Aldo. Ayun, puro bali-bali ang katawan. Pinagsusuwag sila ng usa mo, anak. Pagkukwento ng tatay ni Noel. Hindi na nagtataka si Noel na gagawin yun ni Aldo kasi alam niyang si Aldo ay itinalaga bilang bantay ni Noel. At hindi pa alam ng kanyang mga magulang ang tunay na nangyari sa kanya. Minabuti rin kasi ni Noel na itago ito sa kanila para mapangalagaan sila sa nagbabantang panganib. Okay, grabe, kinikilig ako. Parang episode 1 pa lang, ang angas na. Ang dami na nangyari, ang dami nang napaliwanag. Di ko alam ha, yung mga susunod na episode kung paano tayo pamamanghain ng kwento na to. Pero abang-abang lang tayo sa episode 2. Sunod ka agad natin. Ganda nito. Salamat.